Last week guys ay sinamahan ko po ang pinsan ko sa Mitsubishi Valenzuela kasi first PMS ng nabili niyang Mitsubishi Expander. Kaya sinamantala ko na rin po na mag-video ng mga units sa loob ng Mitsubishi. Katulad ng Strada, Montero at syempre yung Mitsubishi Expander. Kasi guys, itong 2023 na Expander, iba na po ang itsura. So, i-compare po natin siya doon sa naunang Expander. Tapos, i-compare na rin po natin siya sa Nissan Livina. Doon po sa mga hindi nakakaalam kasi itong Nissan Livina at saka Expander ay walang iniwan doon sa drummer ng Nirvana at saka vocalist ng Foo Fighters na magkamukhang magkamuka. Yan po ay dahil sa parehas lang naman si David Grohl yun, magkaiba lang ng banda. Ganyan din po ang Expander at saka Livina. Basically, isang sasakyan lang po ito na magkaibang car company ang naglabas. Pero meron pa rin po silang mga subtle na pagkakaiba. Kaya yan po ang pagkukwentuhan natin ngayon. Ako po si Kuya Mikmik. Welcome or welcome back sa DMA. Gumawa po ako ng video about sa origin story ng Mitsubishi. At included po dito sa video na to yung mahigit 1 billion US dollars na na-loss ng Mitsubishi na muntik na nilang ikabagsak. Kaya nakitaan po ito ng opportunity ng Nissan para na rin matulungan at magkaroon sila ng control sa Mitsubishi. Umubos po ng 2.2 billion US dollars ang partnership na Nissan-Renault para ma-acquire nila ang 34% controlling stake sa Mitsubishi. Yan po ay nangyari noong 2016. Kaya ngayon guys, yung Mitsubishi at saka Nissan ay parang magkapatid na naghihiraman ng t-shirt, sapatos or pantalon. Ganyan po ang nangyari sa Expander at saka Livina. Nagkahiraman po sila ng plot. Ang Mitsubishi Expander guys ay unang nilaunch dito sa Pilipinas noong 2018. Pero 2017 pa lang po, meron na nito sa Indonesia. Mitsubishi Expander, your next generation MPV. Ano sabi niya? Ano daw? Ang Nissan Livina naman po, 2006 pa lang ay na-introduce na yan ng Dongfeng Nissan Partnership. Una po yung ipinakita sa Guangzhou International Motor Show. Pero iba pa po ang itsura nito kasi talagang Nissan pa lang ang gumawa nito. Kasi hindi pa po sila partner ng Mitsubishi noong mga panahon na yon. Pero ngayon guys, dahil sa sanggang dikit na sila, pwedeng-pwede na po silang maghiraman ng platform. Kaya noong 2019, inintroduce na rin po dito sa Pilipinas ang Nissan Livina. Walang iniwan po ito sa Toyota 86 at saka sa Subaru BRZ. Basically, isang kotse lang po ito pero magkaibang brand. Dahil din po yan sa partnership. Okay. Salamat sa pinsan ko na si Reggie Casimiro at saka sa Mitsubishi Valenzuela na rin kasi nakapag-video po tayo ng 2023 version ng Mitsubishi Expander. Iba na po ang mukha nito kung i-compare natin doon sa unang labas ng Expander. May mga adjustments na po sa ilaw pero ganun pa rin na ang posisyon ng DRL ay nasa taas pagkatapos ang headlight ay nasa baba naman ng DRL. Pero yung headlights ngayon guys ay porting martilyo, kung tawagin nga nila ngayon ito ay Thor's Hammer. Iba na rin po ang front grille nito. Mas malinis tingnan, smooth siya na glossy black ang finish. Yung dati po kasi mas elaborate yung design pagkatapos, merong labas na naka-chrome, meron din namang nilabas na matte black. Yung bagong Expander ngayon guys, meron pa rin fog lamps sa baba ng bumper. Ganun pa rin po kalaki yung fog lamps, pero mas simple na po yung design ng chin na matte black ang finish. Ngayon guys, kung ikukumpara natin sa Livina itong mukha ng Expander, may hawig din sila. Pero pag tinignan nyo maigi ay malaki ang difference ng design. Kasi guys, ginamit po ng Nissan dito yung V-motion style ng front end nila. Na makikita nyo rin sa ibang units ng Nissan katulad ng Almera, Navara, or sa Nissan Kicks. May DRL din po ito sa taas, tapos nasa baba rin po ng DRL yung headlights. Pero mas malaki po ang shape nito kaysa dun sa headlights ng Expander. Meron din po itong fog lamps sa baba, pero mahabang matulis po ang shape, unlike sa Expander na bilog. Pagdating naman po sa gulong, pare silang naka 2O 565.
Mas malaki nga lang po sa Expander kasi naka 17 inch na mag wheels ito. Sa Nissan Livina naman po ay naka 16 lang. Kaya mas mataas po ng 1 inch ang ground clearance ng Mitsubishi Expander kesa sa Nissan Livina. Pag tiningnan nyo sila ng sabay sa side view, parehas na parehas halos. Kasi parehas po ng hugis ng mga pinto, parehas po ng hugis ng quarter panel, parehas na mga salamin sa pintuan, at sa tingin ko nga po pati yung side mirror nila parehas din. Punta naman po tayo sa likod. Kung titingnan nyo pong maigi yung mga tail lights nito, ay may pagkakaiba. Pero yung pinaka basic shape nila ay iisa. Actually, pwede nyo silang ipag-swap. At I'm sure na maipapasok or maikakabit nyo yung taillight ng Nissan doon sa Mitsubishi or vice versa. Pagdating naman po doon sa may rear bumper, iba na po yung itsura kung i-compare doon sa lumang Expander. Mas lumaki po yung mga kulay pulang bumper lights. Tapos ngayon hindi na sila pinagduduktong ng black lining. Mas sportier at saka mas mahaba na po yung barang diffuser na nakalagay sa ilalim ng rear bumper. Kung i-compare naman po natin ito sa Nissan Livina, mas maliit po at saka mas singkit yung kulay pulang rear bumper lights. Tapos yung parang diffuser nito sa ilalim ay magkahiwalay. Parehas po silang merong rear windshield wiper at parehas din pong may built-in na spoiler. Sa Expander nga pala guys, ay mayroong defogger yung rear windshield. Sa Livina sa ngayon ay wala pa. Sa may bubong, ang makikita nyong antena na nakalagay sa Expander ay yung shark's fin. Sa Nissan Livina naman guys, ay yung conventional na antena na pahabang bilog. Pag pumasok po tayo sa loob nitong Expander at Livina, basically parehas din. Konti lang ang pinagkaiba. Parehas po silang mayroong tatlong rows ng mga upuan. Parehas din pong mga kulay black yung mga seats nila. Maitutupi po ang mga upuan sa third row para maging mas malaki yung cargo space. Pero pag hindi po ito nakatupi, tapos uupo po kayo dun sa third row, medyo masikip kapag ka-adult. Mas sakto po ito kung ang uupo dito ay mga bata. Pero pwede naman po itong lumuwag ng konti kasi yung second row seats ay naia-adjust naman. Ang napansin ko nga lang po, doon sa may second row, parehas po silang merong armrest, pero yung sa Expander ay merong cup holder. Yung sa Livina guys ay wala pa. Parehas po silang may aircon vents, doon sa may second row lang. Okay lang naman guys kahit walang aircon vents doon sa may third row. Kasi guys hindi naman kalakihan itong Expander, I'm sure na madali po itong palamigin kahit na doon kayo maupo sa may third row. Kapag naman idadrive nyo ito guys, parehas yung manibela nila na adjustable. Parehas po itong nakabalot ng leather at may mga controls ng car stereo. Parehas po na analog cluster gauge ang gamit nila na may digital display. Ang Expander po ay mayroong cruise control, sa Nissan Livina naman po ay wala pa. Doon naman po sa control ng aircon, sa Nissan Livina ay yung conventional na dial or yung DP heat. Sa Expander naman po ay naka-automatic climate control na push button. Parehas po silang may 7-inch touchscreen head unit. Mas updated nga lang po yung sa Expander kasi meron po itong Apple CarPlay at saka Android Auto. Parehas po silang mayroong tag-anim na speakers. Kaya kahit saan po kayo maupo, sa Expander or sa Livina ay pantay ang tunog ng music. Pagdating naman po sa safety features ng mga top variant ng Livina at Expander, parehas po silang naka-ABS. Disc brake po sa may harap, tapos drum brake sa likod. Parehas na mayroong hill assist, parehas po may rear cameras and parking sensors, tapos parehas po silang may dual airbags. Sa makina naman guys, ay wala po silang pinagkaiba. Parehas pong 4A91. Ito po ay 1.5 inline 4 gasoline engine na kayang magbigay ng 104 horsepower tapos 141 newton meters of torque. Sa transmissions naman guys, pareha silang may available na 4-speed gearbox automatic tapos 5-speed manual. Parehas din po silang front wheel drive. Ang mga suspensions po nila ay parehas McPherson sa may harap tapos torsion beam sa likod. Nice! Ang episode po natin ngayon ay made possible by Quick Deal Car Rental. Located po ito sa may Dalandanan, Valenzuela. Marami po silang unit na pinaparentahan. Mayroong mga van, mayroong mga sedan, tapos mayroon ding mga MPV
kung saan kasama dito yung expander ng pinsan ko na ginamit natin sa episode natin ngayon. Pwede po sa kanila ang self-drive, pwede rin po kayong magrenta na may kasamang driver. Nagpa-flash po ngayon sa baba ng screen ang Facebook page nila, pero ilalagay ko rin po yung link sa description. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong kwentuhan natin. Huwag nyo po sanang kakalimutang mag-like. Mahalagang mahalaga po yan para sa channel natin. Pagkatapos dun sa mga hindi pa nagsosubscribe, lubusin nyo na po yung suporta sa channel na to. Pakipindot nyo na yung subscribe button. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!